gagawa tayo ng pininyang manok. So ito yung mga sangkap natin. Isang kilong manok, 380 grams ng pineapple chunks, 200 grams ng evaporated milk, 300 grams ng diced carrots, 300 grams ng diced potato, 2 pieces of red bell pepper, 1 is red and 1 is green, mga kaoshi. Isang perasong chinap na onion. Three to four piraso na minced garlic. 2 to 3 tablespoon ng patis or depende sa inyong panlasa. Half chicken broth cubes. Isang pirasong siling panigang na tinanggalan ko na ng mga buto. A little bit of oregano powder. A little bit of paprika powder. At a little bit of paminta, mga kaoshi. At mga kaoshi, huwag din natin kalimutan ang mantika. So ayan mga kaoshi, ito ang mga ingredients sa pagluluto natin ng pininyahang manok. Tara, samahan nyo na akong magluto. Sa pan, ilagay sa katamtamang init ang apoy at lagyan ng mantika. Lutuin muna natin ang patatas at ang carrots. Yan mga kaoshi, isang kutsa lang natin ang carrots at patatas hanggang mag-slightly brown ang mga ito. Ayan mga kaoshi, kapag nag-slightly brown na ang ating carrots at patatas, ay pwede na natin itong i-set aside. Then sa same pan mga kaoshi, ay iprito naman natin ang ating manok ng bahagya. Takpan at prituhin hanggang maging slightly brown ang meat ng chicken natin mga kaoshi. Kapag nag-lightly golden brown na ang chicken, ay balik na rin ito. Takpan lang ulit natin mga kaoshi. Ayan mga kaoshi, kapag lightly brown na ang chicken, ay pwede muna natin itong hanguin or i-set aside. Sa parehas na pan mga kaoshi, ay tayo ay mag-isa. Unahin natin ang sibuyas. Ang bango! Then, isunod na natin ang ating bawang. Then, ang ating half chicken broth cubes, mga kaoshi. Ayan. Tudurugin lang natin siya. Ayan, mga kaoshi. Pag nadurog na natin, ibalik na natin yung chicken. Ilagay na rin natin ang ating paprika, oregano, at paminta. Optional lamang ang paglalagay ng paprika at oregano mga kaoshi. Pwede nyo huwag nyo lagyan. Pineapple chunks at ang sabaw nito.
natin na rin ang evaporated milk. At ang ating kapis na pampalasa. Hanggang maluto ang ating pininyahang manok. Haluin natin from time to time mga kahoshi para hindi masunog ang kanyang sauce. Sobrang sarap, nag-blur na yung camera. Lagyan na natin ang ating sili na panigang at ang ating bell pepper. Yan. Mag-iwan tayo ng konti para mamaya sa pag-design. Yan. Haluin lang natin. Taren! Mga kahoshi, maraming salamat sa panonood ng aking pininyahang manok recipe. At abangan nyo rin ang aking mga susunod na recipe, mga kahoshi. Kaya maraming salamat ulit. Happy cooking!